Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagpagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Ngayon ay dakilang kapistahan ng Banal na Sangtatlo. Ngayon din ay tinatawag nating Linggo ng BEC, o Basic Ecclesial Communities. Sama po natin sa misa natin ngayon ang mga intensyon para sa araw ngayon. Ang inyong mga intensyon kayong nalang sa loob at sa labas ng Basilica Minor at Pambansang Lambanan ni Jesus Nazareno. Ang mga intensyon naman kiugnay sa atin sa pagitan ng live streaming through Facebook Live, YouTube, X at iba pang social media dito sa ating bansa at iba't ibang dako ng mundo. Mga amin na mahal ko mga kapatid, nagbibigay papuri tayo sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo na siyang punot-dulo ng ating buhay sa banal na sangtatlo. Nakita natin ang hiwaga ng pagkakatawang tao ng Diyos at ng kanyang pagliligtas. Nilikha tayo ng Diyos at isinugo niya ang kanyang bugtong na Anak upang iligtas tayo sa pagkakasala. Isinugo naman ang Espiritu Santo upang patuloy na magatid ng kaligtasang tinamo ni Kristo para sa lahat ng tao, sa lahat ng dako, at sa lahat ng panahon. Upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin po natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kais nasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa taita asa. Sinasamba ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mo ang aking kapurihan,
Ikaw lamang ang banal at ang katastasan. Ikaw lamang, Hesukristo, ang Panginoon. Kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Manalangin tayo, Ama naming makapangyarihan, sa iyong pagsugod sa salitang Diyos na totoo at maasahan, at sa pagbibigay mo ng Espiritong nagpapabanal sa sanlibutan, ipinahayag na iyong kahiwagang dakila sa sangkatauhan, sa pananampalatayang amin ngayong ipinagdiriwang, ipagalumong aming mailangal ang tatlong persona sa walang hanggang kadakilan at aming sambahing lupusan ang iyong isang pagka-Diyos sa mahal na kapangyarihan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio. Sinabi ni Moises sa mga tao, isipin ninyo kung may naganap ng tulad nito, nasaksihan o nabalitaan man lamang mula ng likhain ng Diyos ang daigdig. Maliban sa inyo, sino pa ang nakarinig sa tinig ng Diyos mula sa haliging apoy at nanatiling buhay? Sinong Diyos ang naglabas ng isang buong lahi mula sa isang bansa upang maging kanya sa pamamagitan ng pakikipagsubukan ng kapangyarihan, ng kababalaghan, ng digmaan, at ng makapangyarihang mga gawa tulad ng ginawa ng Panginoon sa Ehipto? Dahil dito, dapat ninyong malaman na sa langit at sa lupay walang ibang Diyos liban sa Panginoon. Kaya nga, dapat ninyong sundin ang kanyang mga utos at tuntuning sinasabi ko sa inyo ngayon. Sa gayon, mapamanuto kayo at ang lahing susunod sa inyo. Magtatagal kayo habang panahon sa lupaing ibinigay niya sa inyo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang ibinukod ng bansang hinirang ng Diyos. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Panginooy tapat sa kanyang salita at maaasahan ang kanyang ginawa. Minamahal niya ang gawang matapat, ang pag-ibig niya sa mundo'y laganap. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Sa utos ng puon, nalikha ang langit, ang araw, ang buwat, talang marikit. Ang buong daigdig sa kanyang salita ay pawang nayari, lumitaw na bigla. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Ang may takot sa Diyos at nagtitiwala sa kanyang pag-ibig ay kinakalinga. Hindi babayaang sila ay mamatay. Kahit magtaggutom, sila'y binubuhay. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos.
Ang ating pag-asa'y nasa Panginoon. Siya ang sanggalang natin at katulong. Ipagkaloob mo na aming makamit, o Poon, ang iyong wagas na pag-ibig. Yamang ang pag-asa'y sa'yo nasasali. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, ang lahat ng pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay mga anak ng Diyos, sapagkat hindi kayo tumanggap ng Espiritu ng pagkaalipin upang muling matakot. Ang tinanggap ninyo ay Espiritu ng pagiging anak, at ito ang nagbibigay sa atin ng karapatang tumawag ng Ama, Ama ko. Ang Espiritu nga ang nagpapatotoo kasama ng ating Espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. At yamang mga anak, tayo'y mga tagapagmana ng Diyos at kasamang tagapagmana ni Kristo. Sapagkat kung tayo'y nakikipagtiis sa Kanya, tayo'y dadakilain ding kasama niya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yun, ang 11 alagad ay nagpunta sa Galilea sa bundok na itinuro sa kanila ni Jesus. Nang makita nila si Jesus, siya'y sinamba nila, bagamat may ilang nag-aalinlangan. Lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, ibinigay na sa akin lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Kaya, humayo kayo at gawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa. Pinyagan niyo sila sa ngalan ng Ama at sa Anak at ng Espiritu Santo at turuang sumunod sa lahat ng ipinag-utos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating Panginoong Nazareno. Kahit may bagyo na aghon na signal number 1 na dito sa atin sa Metro Manila at sa Quezon Province ay signal number 2 na at darating pa dito ang bagyo, hindi alintana sa inyo ang ulan at ang bagyo dahil sa pagmamahal
ninyo sa ating Panginoong Diyos. Diyos na hindi lang iisa siya na Diyos. Siya ay iisa, ngunit tatlong persona. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Diyos na Ama, Diyos na Anak, at Diyos na Espiritu Santo, sapagkat hindi mapigil ang kanyang pag-ibig sa atin. Umibig bilang Ama, umibig bilang Anak, at umibig sa atin bilang Diwa o Espiritu Santo. Kaya sa ating unang pagbasa, atin pong napakinggan na si Moises sa aklat ng Deuteronomio Kapitulo 4, versikulo 32 hanggang 34 at versikulo 39 hanggang 40 na walang makatumbas sa Diyos na nagligtas sa kanila mula sa pagkaalipin sa Ehipto, ginagabayan sila hanggang sila'y makarating sa bayang magiging sa kanila ang Israel at sila ay magiging hinirang, ibig sabihin pinili na magiging bansa ng Diyos. Kaya isa pong napakalaking karangalan na sila ay hinirang ng Diyos. Kaya ang ating Salmo 32, versikulo 12, mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. At hindi lang hinirang ng Diyos na Ama, sapagkat ang ating unang pagbasa at ang Salmo ay tungkol sa Diyos na Ama na may dakilang pag-ibig, ay sumasa atin din ayon pa sa ating palang pagbasa sa sulat San Pablo sa Roma, Kapitulo 8, Biso 14 hanggang 17, ay ipinadala din ang diwa ng Diyos, ang Espiritu Santo, upang tayo ay hindi lang gabayan, upang tayo ay hindi lang na basta't bigyan ng inspirasyon. Tayo, sa tulong ng Espiritu Santo, ay pinababanal dahil tayo ay nagiging inampon na tunay na anak ng Diyos. At bilang anak ng Diyos, ating matawag ang Diyos na ating tatay o Abba. At bilang mga anak ng Diyos, tagapagmana sa kalangitan, napakaligaya. Napakalaking karangalan ang kaligayahang walang hanggan sa langit. Pero sa ating Ebanghelyo ngayon, San Mateo, Kapitulo 28, verso 16 hanggang 20, ang ating Panginoon, matapos nung siya ay nabuhay muli, ay kanya pong sinabi sa kanya mga apostol, labing isa na lang sila dahil wala na pong isa, naghudas ang isa. So, ang labing isa na lang ang pumunta sa bundok ng Galilea at doon nakita nila, sinamba ang Panginoon Hesus na nabuhay muli, pero mayroon pang pag-alinlangan. Kaya anong sinabi ng ating Panginoon upang sila'y mabigyan ng lakas? Sinabi sa kanila, ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at lupa upang hindi sila mag-alinlangan. At ano ang kanilang misyon at gagawin? Pupunta sila sa lahat ng dako sa mundo. Binyagan ang lahat sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Nakumpleto na. May Ama sa unang pagbasa at sa Salmo. May Espiritu Santo sa pangalang pagbasa. At narito ang Anak na binigyan ng kapangyarihan. At ngayon, nagbigay ng misyon upang may payag iisang Diyos, ngunit tatlo na persona. Sa salitang Hebreo, wala pong mas tawag natin na Santisima Trinidad o dili kaya sang tatlo. Pero, pagtingnan ninyo sa mga pagbasa, maski sa tradisyon ng mga Hudyo, sa kanilang tinatawag na tinak o Torah, Nabiim, Kitubim na tradisyon, mayroong salita doon na Ha-Shelos, Ha-Kadosh, Kadosh. Kadosh kasi yan ay tinatawag na banal. Shelos, ito yung sang tatlo. So kahit ano, mayroon pa rin sila doon.
Pero ito yung tatlong beses na nagpahayag, kadosh, 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 na napakabanal ang Diyos, kaya kadosh, banal. Pero sa ating koinukuna Griego, sa mga pagbasa sa Bagong Testamento, naroon na ang sangtatlo na napakinggan natin sa ating Ebanghelyo ni San Mateo. Ngayong umaga, Kapitulo 28, verso 19, nagsabi ng Panginoon, at binyagan ninyo sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. At sa koinukuna Griego, ang Santissima Trinidad ay tinatawag nila na Agia Triada, na sa Latin naman, Santissima Trinitas. At sa atin ay banal na sangtatlo. Na kung saan ang lahat po ng ginagawa ng Diyos sa atin ay ang pagpapahayag ng kanyang dakilang pag-ibig sa atin. Hindi siya mapigil na magmahal na bilang ama na nagbika sa atin, bilang ama na siya yung dapat maging sentro sa buhay. Nagkasala tayo at marupok tayo, nagpadala ng kanyang anak sa pagbigkas ng kanyang salita, naging anak, salamat sa tulong ng mahal na Birhen Maria, upang tayo'y iligtas. At ito'y nauwi na dahil ang anak ay dapat maghanda ng luklukan para sa atin. Nagpadala ng Espiritu Santo na ibig sabihin hindi tayo pinabayaan ng Diyos sa pamagitan ng Espiritu Santo. Kaya mayroong isang Diyos pero tatlong persona. Hindi po ito maintindihan. Pero noong taon 200, si Tertullian o Tertullianus ay nagtuturo na tungkol dito sa sangtatlo. Pero dahil hindi naman siya maturing na talagang teologo na Kristiyano na para sa atin, dahil tinuring siya na heretic, ang pinaka otoridad para sa atin upang ating sundin ang doktrina tungkol sa sangtatlo, isang Diyos at tatlong persona, ay ang turo ni San Agustin na De Trinitatis. Ito ay tungkol sa Santissima Trinidad. Ito ay tungkol sa sangtatlo, na ang Diyos ay iisa ang kanyang esensya o homoousios. Iisa na siyensya pero kakaiba ang lahat. Bilang ama, hindi siya anak, at bilang anak, hindi po espiritu, at ang espiritu, hindi po. Pero iisa sila dahil hindi mapigil ang tunay na pakikisama sa atin ng Panginoong Diyos bilang ama, na siya maging sentro at lahat at kapangyarihan ng lahat, bilang anak na tagapagligtas sa atin, at bilang Espiritu Santo na laging magpapabanal sa atin upang lagi tayong maging tunay na sambayanan ng Diyos. Noong taon 325, nagkaroon ng pulong sa Nicaea, at doon ang doktrina tungkol sa Santissima Trinidad. Pero maraming nagkagulo dito, kaya pinagtibay sa taon 381 doon sa Council of Constantinople, na kung saan napirmi. At ito yung tinatawag nating kasalukuyang doktrina ng Santissima Trinidad, na iisang Diyos, ngunit tatlong persona o sangtatlo. Naway ating ipahayag din ang ating pag-ibig sa Diyos sa pamagitan ng pagmamahal na tunay sa pamilya, dahil siya ay tunay nagmahal sa atin bilang ama, bilang anak, at bilang Espiritu Santo. Amen? Purihin natin ang Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ko kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, nilibing, nanawag sa runan mga yumao. Nang may katlong araw na buhay maguli, umakyat sa langit, nalulukluk sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat.
Doon ang mulang paririto, tuhokom sa nabuhit nga matay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng matay na tao at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga minamahal ko mga kapatid, ang Diyos Ama, ang tagapaglikha, ibinigay niya sa atin ang kanyang anak upang maging buhay at kaligtasan natin. Manalangin tayo sa patnubay ng Espiritu Santo. Panginoon, dinggin mo ang iyong sambayanan. Panginoon, dinggin mo ang iyong sambayanan. Ang simbahan ay maging daluyan ng kapayapaan at pag-asa para sa lahat ng tao. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong sambayanan. Nawa ang mga pinuno ng simbahan ay makinig sa tinig ng Espiritu Santo upang magabayan nila ng mahusay ang mga mananampalataya. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong sambayanan. Nawa ang mga pinuno ng pamahalaan ay maging masigasig sa pagpapatupad ng mga programa at mga kalakaran para sa mga dukha at mahihina. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong sambayanan. Nawa ang mga relihiyoso at relihiyosa ay maging tapat sa pagsasabuhay ng salita ng Diyos sa lahat ng panahon. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong sambayanan. Nawa ang lahat ng mga yumao ay makapasok sa walang hanggang kaharian ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong sambayanan. Sa tahimik, idulog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Ama, turuan mo po kaming maging masayang pamayanang nagmamahalang tulad ng banal na sangtatlo. Patuloy nawa kaming makapag-alay sa iyo ng lahat ng papuri, karangalan at kalatian ngayon at magpa kailanman. Amen. Magsiupo ang lahat. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kay Batido pang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ganun banal ang mga alay na aming inihanda, ngayong aming sinasamba at sinasambit ang ngalan mong dakila, at pakundangan sa mga alay na ngayon nasa dambana, kami naway maging laging nakalaan sa iyong adhika. Sa pangitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama ng kapanayan, tunay nga marapat ni kay aming pasalamatan, kaisa ng anak at ng Espiritu Santo, ikaw ay isang Diyos na pinapanginoon ng mga tao. Ayong anak at Espiritu ay di na iba sapagka Diyos mo, anupat kahit tatlo'y iisang Diyos na totoo. Ang kadakilaan mong ipinahihiwatig upang aming panaligan ay siya rin aming sinasampaglanan tungkol sa iyong anak at Espiritong banal.
Bagamat may tanging pag-ira lang bawat isa, isang Diyos pa rin ang aming sinasamba sa kapangirihang taglay ay walang pagkakaiba. Kahit isa namang nagsisiawit ng papuri sa Pai sa kalangitan, kami nagbumungi sa kanakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, na pupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa magsilohod ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaismita ng Espiritu ng banal, makalob na ito pang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, inawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati ngayon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanya ang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inamin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walhanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng anak. Kahit inialay namin sa iyo, ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat at minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin ng simbahang laganap sa buong daigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming papa at ni Jose na aming obispo at ng tanang kapalian. Alalahanin mo rin mga patidaming na himlahay na may pag-asang sila muling mabuhay, ganin ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawanoy dapatin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang San Jose. Kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista, ni San Roque, ni San Lorenzo Reyes de Manila, ni San Pedro Calungsod at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri si Karangal mo sa pangitan niya anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo. Magpasawalang hanggan. Amen. 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 Amen.
Sa tagubilin naman kaming nautos, sa turo ni Jesus na pay natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkaluban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at tersalat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesu Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming panampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis na makasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen, pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo, at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Thank you.
Ngayon po ay linggo ng Basic Ecclesial Community. Kaugnay po nito, magkakaroon po tayo ng second collection para sa mga gawain at pagpapalaganap ng BEC sa ating lugar at sa buong Archdiocese ng Maynila. Tumulong po tayo. Announcement. Mabibili pa rin po ang ating opisyal na imahe ni Jesus Nazareno. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Parish Finance Office. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Pinapaalalahanan ang mga bumili ng Nazareno Medallion na iwasan itong hagkan o dilaan sapagkat maaari itong magdulot ng sakit. Mag-iba yung ingat at ilayo ito sa mga bata upang makaiwas sa maling paggamit nito. Maraming salamat po. Pagkatapos ng wisa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang, ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsiluhod po ang lahat para sa panalangin sa lingkod ng BEC. Diyos na bukal ng kabutihan, salamat sa handog mong pagpapanibago sa pagkakaloob ng mga munting sambayan ng Kristiyano, BEC, bilang konteksto at hamon na maisabuhay ng makabuluhan ang aming pananampalataya. Nagsusumamo kami na maging sa gitna ng pandemya at mga pagsubok ay taglayin namin ang alap ng bagong sigla sa pagpapanibago ng aming pamilya, kapitbahayan at parokya at magsumikap na walang mamagitan sa aming gawain ng paglilingkod. Ang lahat ng ito ay aming samot dalangin sa ngalan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo, Ama naming mapagmahal, mapakinabangan nawa ng aming buong katauhan ang pagtanggap namin sa mga banal na pinagsaluhan at ang aming pagsamba ng may panampalatayang lubusan sa tatlong persona ng isang Diyos lamang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw sa tahanan ng ating pong Jesus Nazareno kay narito at kayo manaugnay sa iba't ibang social media platform at ang kusposting sa iba't ibang paraan na way ang inyong panalangin ay dinggin ang pong Jesus Nazareno. Salamat sa lahat na nagbibigay ng tulong at donasyon sa Quiapo Church upang makatulong tayo sa kapwa nating mga hirap at nangangailangan. Salamat po sa iyong tulong. Pagpalain kayo ng Panginoon Diyos. Salamat sa lahat ng mga naglilingkod ngayon. Pagpalain kayo lagi ng poong Jesus Nazareno. Palakpakan po natin lahat naman naglilingkod, lahat ng narito at lahat ng naugnay sa atin na way ang Diyos ay magbibigay sa inyo ng biyayang siksik, liglig at naguumapaw.
iisang Diyos, tatlong persona, dahil sa dakilang pag-ibig ng Diyos. Naway, ating isabuhay ang pag-ibig ng Diyos kung saan man tayo namumuhay. Sa tahanan, sa sakahan, sa pagawaan, sa opisina, sa negosyo, kahit saan man, naway maging sentro ang pag-ibig ng Diyos sa buhay natin. Ngayon na po ang pagbasbas. Mangyari po lamang itaas bagya, mga bagay na pasbasan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, niyag mo sa ng cross ang walang maloy na pag-ibig ng Diyos ang katauhan. Pakinggan mo ang kilanganin ka na nagsusumamo sa iyo. Makamta na nila ang iyong katugunan na tanggapin ang kasagutan may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga dalamimahin, dasal at mga bagay-bagay. Basbasan ang may mga karamdaman. Sa pangitan ng binisyon nito na maalala ng pangakon sa binyag na ikaw ang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangirihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Umay kang taglayang kapayapaan, pag-ibig at pag-asa ng Pong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Pray natin ang ating Pong Jesus Nazareno.